Magandang araw po sa aking mahal na tagapakinig. Ngayon po ay meron po akong babasahin isang liham. Liham ng isang ama para sa kanyang anak. Narito na po at akin ang babasahin. Dear anak, medyo mabagal akong magsulat ngayon dahil alam kong mabagal ka rin magbasa. Nandito na kami sa Estados Unidos para bantayan ang bagong biling bahay ng kapatid mo. Pero di ko maibigay sa iyo ang address dahil dinala ng dating nakatira ang address para daw hindi na sila magpalit ng address. Maganda ang lugar na ito at malayo sa Manila. 2 beses lang umulan sa linggong ito. 3 araw noong una at 4 araw noong pangalawa. Nakakainis lang ang mga paninda dito. Katulad nung nabili kong shampoo. Dahil ayaw bumula. Nakasulat kasi for dry hair. Kaya hindi ko binasa ang buhok ko pag ginagamit ko. Mamaya ibabalik ko sa Walmart at magre-reklamo ako. Noong isang araw naman ay hindi ako nakapasok sa bahay dahil ayaw bumukas ng padlock. Nakasulat kasi Yale. Aba, namalat ako kakasigaw. Hindi pa din bumubukas. Magre-reklamo din ako sa magbenta ng bahay. Akala nila hindi ko alam na sigaw ang Tagalog ng Yale. Wais yata ito. Meron nga pala akong nabiling magandang jacket at tsak na magugustuhan mo. Ipinadala ko rin sa iyo sa Federal Express. Medyo mahal daw dahil mabigat ang mga botones. Kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko na ang mga botones at nilagay ko sa bulsa. Ikabit mo na lang pagdating dyan. Nagpadala rin ako ng tsyeke para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi ko na pinirmahan dahil gusto ko maging anonymous donor. Nakakahiya naman kung ipagkakalat ko pa. Ang kapatid mo palang si Jan ay may trabaho na dito. Mayroon siyang 500 na tao sa ilalim niya. Nagugupit siya ngayon ng damo sa Memorial Park. Okay naman ang kita, above minimum ang sahod. Nakapanganak na rin pala ang ate baby mo. Hindi ko pa alam kung babae o lalaki, kaya hindi ko pa masabi kung ikaw ay bagong uncle o bagong auntie. Wala na akong masyadong balita. Sumulat ka na lang ng magdalas. Love, Papa. P.S. Maglagay sana ako ng pera, kaya lang ay naisara ko na ang envelope. Next time na lang. Ayan, isa na naman pong kwento ang ating nahihantog sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan nyo ang kwentong ito. Hanggang ngayon ako'y natatawa pa rin sa ginagawa ko. At lagi kong sinasabi ay, God is good all the time. Thank you.